Hello friends! Today is July 10, 2018. Thursday today, 1:30 PM na. Eto, lalabas na naman kami kahit mainit ang panahon. Alam ko 30 degree ata sa labas. Inopen ko ng aircon namin kasi hindi na kaya. Tapos yung dalawa kamot ng kamot sa katawan nila kasi siguro mainit. Medyo pinapalamig ko lang dito sa loob ng bahay namin. Baka magulat din yung katawan nila tapos magkasakit pa sila. Today pala meron swimming lesson yung si ate. Yung swimming lesson niya na to, dapat ng Thursday to. Hindi niya napasukan kasi grabe yung ulan dito sa Japan noon. Okay lang naman kasi pwede naman niyang pasukan yun sa ibang araw, which is today. Pero yung schedule na talaga is every Thursday na before every Saturday. Pinamove ko na siya ng weekdays para magamit namin yung weekend namin ng family day. Ganon, mas ma-enjoy namin lahat. Kasi ng Saturday pa yung schedule niya, madalas yung asawa ko nagdadala sa kanya. Silang dalawa lang lumalabas ni daughter ko. Nagbabike lang sila tapos kami lang ni Bunso na iwan dito. So parang nagkakahiwalay yung aming landas. At okay lang din naman kasi kaya ko naman siyang dalhin sa swimming school kahit kasama at si Bunso, kahit makulit si Bunso, pagtiyagaan. At magbabike naman kami papunta doon. Yun nga lang mainit. Pero okay lang. Caring, carry. So, ayun. Ay, ito palang damit ko. Off-shoulder to na hindi na off-shoulder kasi yan na. Pinagdikit ko na sila. Kasi ano, ayoko talaga ng off-shoulder. Hindi ko alam kung ako lang ba yun. So, ayun. Makamamaya-maya lalabas na kami. See you later. In at 2:19 pa lang. Alas 3 yung lesson niya. Mga tulog. Nakatulog sila sa biyahe. Akala mo naman nakasasakyan kami. Bike lang naman. Ate, ate, wake up na. Kinirear ko na lang si Bunso. Ito naman, paano ko naman dadalhin yan? Dalawa-dalawa. Anak pa more. Ayan. Ito okay lang makatulog eh. Sana mga alas 4 na magising. Kasi 4:10 to matatapos yung swimming lesson ni ate. Ayan, nagising siya bigla. Nagtutulog-tulugan lang yata. Nang sinabi kong bili ka ng juice. Gusto mo ng juice? Nagising, nagtutulog-tulugan lang pala. Hindi mapapagastos tayo niyan. Where? Okay, wait a moment. Maghanap tayo ng barya. Ayan, bili na siya. One by one. Ayan. Okay, you choose which one? This one? This here. I'm gonna get it. Pa 5 PM na guys, kakauwi lang namin si ate. Inilalaban ko yung pang swimming ni ate kasi sa Thursday gagamitin niya rin yan. Ito naman yung may merienda ko guys with coffee. 6 days ago ko pa itong binili, sana hindi pa siya expired. Kasi tinitipid ko siya kasi masarap siya tsaka medyo malayong binibilhan nito. Kailan mo may expired? 7:16. Kailangan ko na siyang kainin kasi ano na ngayon diba? 10 na. Hello friends! Good morning! Today is Wednesday, July 11, 2018. 8:30 AM na. Ito, nakabisa naman kami. Ito na naman po kami. Madaling ko ulit kasi yung daughter ko dun sa pediatrician clinic. Kasi diba last time pumunta kami dun dahil sa lips niya. Sabi sa akin ng doktor, kahit hindi pa okay yung daughter ko or kahit okay na siya, dalhin ko pa rin daw. Para siguro malaman niya kung ma-effect ba yung gamot. Pero yung lips niya, ayan, nag-okay-okay na naman yung lips niya. Ayan. Pare ko si Bunso ang kulit. Pero ngayon, dadalhin ko siya. Hindi dahil sa sinabi ng doktor na dalhin ko siya doon or ibalik. Kasi kailan lang naman kami nang punta doon, di ba? Dadalhin ko siya doon. Kasi yung binigay ng doktor na ito na tinitake niya na gamot na is hindi matunaw. Hindi natutunaw ng juice or kahit ano. Kahit iniinit ko, hindi matunaw. Dinudurog ko naman. Ginanyan ko siya ng ano ng kape, di ba yung batal ng kape, ng kutsilyo. Ginanyan ko siya. Hindi talaga siya nadudurog. Nadudurog siya. Ang liit, ang konti lang. Talagang ang hirap niya madurog guys. Ayaw ng daughter ko kasi nararamdaman niya. Siguro may lasa din kasi nang tinake niya to, pinupunasan niya yung dila niya. Ang ginagawa ko kasi, hinahalo ko sa gatas, sa juice niya, or sa cereal. Minsan ginamit namin mainit na tubig, mainit na gatas. Kahit ano na ginawa ko na, binigyan ko na nga lang siya ng chocolate para lang siya uminom. Pero ayaw talaga niya. Parang ayaw na nga niya kumain kasi parang natutrauma na siya. Pakita ko sa inyo para mas clear. Ayun yung tsura niya guys. Oh. Kita niyo ba? Ayan, ang hirap niya matunaw. So yun, naka-prepare na naman kami. Nagpa-book na ako online kasi pwede naman magpa-book na maaga, 6 AM. Pero ang open ng clinic is 9 AM. Maganda ngayon pumunta kasi maaga pa, hindi masyadong mainit. Kasi sobrang init. Nanay ba? Nakabisa si Bun, susuot niya yung giraffe. Si ate, ni Lola niya. Ayan. Ano?
natin. Lalabas na kami. Siguro dadalhin ko sila sa pag-dinner. Siguro dadalhin ko ulit sila saglit sa pag-dinner. Dadalhin ko na lang siya doon. Baka na naman ma-award ako ng doktor. Sabihin na alam ko palang hindi tinitake ng daughter ko yung gamot. Bakit hindi ko ibinalik doon? Kasi last time, sinabi ng doktor sa akin na nakikita ko naman pala na parang lumalala yung lips ng daughter ko. Bakit hindi ko agad dinala? So, baka ako na naman yung may kasalanan. Lagi na lang ako. Lahat na lang sinisisi sa nanay. Ang mga ganap sa mga anak. Sa kanya. Talagang kasalanan ko talaga. So, dadaling ko na doon. Baka ma-award pa ako ng doktor. Lalabas na kami dahil atat na si Bunso lumabas. Ayan. Kinakalkal na na yung bag ko. Ayan guys. Labas na kami. See you later. Nag-play sila. Kamas pa ko. Nanonood siya ng TV doon. Ito na, clean toy. Si Bunso, naglilinis siya. Good boy. Hindi na siya baby. Naglilinis na siya ng malaruan. Thank you. You're good. Hindi na siya clean also. Hi, good. Okay, where's slipper? Slipper. Ayun, napaka-strict. Doon daw. Doon pala. Si Bunso kasi kung saan-saan na. Let's go na. Let's go. Hello guys, bahay na kami. Mga 11 na. Kumakain na sila ng lunch. Mamaya na ako. Tapos na kami dun sa pediatrician clinic ni ate. Okay na. Chinek ulit yung daughter ko yung lips niya. Mukhang okay-okay na daw. Sana nga mag-continue talaga yung pag-okay ng lips niya. Tsaka yung gamot ato na ito yung dahilan kaya bumalik kami doon is hindi na pinalitan ng doktor or sabi niya wag na daw ibigay. Kasi parang hindi naman daw masyadong kailangan talaga to. So, ayun guys, grabe ang init sa labas. Tapos naglaro pa sila doon sa park after namin sa clinic. Hindi rin ako nag-vlog na sa park kasi ang init din. Tomorrow may swimming lesson yung daughter ko. So, see you tomorrow! Hello guys, tatayin ko to dito sa swimming cup ni ate. Tinanggal ko na yung nakalagay dito na luma kasi nag-change na siya ng class. Kumbaga sa kinder, naging grade 1 na siya. Kaya tatayin ko to. Hindi siya yung pinaplancha lang na patch. Parang kailangan mo siyang tahiin na luluma na tuloy itong swimming cup niya. Yung banda dito dahil sa kakabutas. Nakailang palit na rin siya ng ano kasi papalit-palit siya ng class. Ito yung sinulid na gagamitin ko, kulay green kasi green naman yung gilid nito. So, tayin na natin. Yan, apat na kanto lang yung tinahian ko. Hindi ko talaga tinahian lahat. Yung, yan, kaya open pa siya dito. Gugupitin ko pa yan. So, ready na siya for tomorrow. Para gamitin ulit. Meron pala kaming order, guys. Electric fan. Sa Amazon lang namin in order to. Yamazin siguro. Yan yung, ano ng electric fan na yan. Parang liit lang niya. Yan kamay ko eh. Dito pa ako sa may pito kasi kakarating lang alas 4 na tulog yung mga bata. Friends, today is July 12, 2018. Thursday today, 1:30 PM na. Meron swimming lesson yung daughter ko today. So, lalabas kami mamaya-maya. Siguro mga ilang minutes na lang. Nakabihis na ako para ready to go na kami. Kung natatandaan nyo guys, sa nakaraang vlog ko, sinabi ko na maubos na yung Aztec na healing clay mask ko na bigay sa akin ni Sis Kambal. Mabuti na lang, binigyan niya rin ako kasi matagal ko na talaga din gustong bumili ng Aztec. Kasi gusto ko rin siya matry kasi ang ganda ng review sa YouTube. Mabuti na nga lang, binigyan ako ni Sis Kambal, ni Sis Lilia, para matry ko bago ko bumili. Naging hiyang naman ako kaya ito, bumili na ako sa iHerb ko siya in order. Thank you sa nag-PM sa akin Sis, sa pag-PM sa akin na available din pala sa iHerb. At kay Sis Kambal kasi siya rin yung nagsabi sa akin na meron sa iHerb. Tapos mas mura sa iHerb, mga 800 plus yen lang. Tapos sa Amazon, mga 1,000 plus yen, parang 1,500. Tapos kailangan mag-ano ka pa ng magdagdag ka pa para maging 2,000 yen. Kasi sa Amazon, madalas 2,000 yen free shipping na, magiging free shipping na yung order mo. Ito, 2,000 yen lahat yung binili ko para masulit naman. Siguro mga 5 to 6 days ko hinintay to bago dumating. So, in-open ko na nga siya. Meron pa siyang ganito na nakalagay. Ayan, ito na yung Aztec. Sigurado namang sulit din ang pagbili ko nito kasi malaki siya. Ayan. Pero parang ano na yung container niya, oh.
Tapos parang lumabas na yung product niya dito sa container kasi medyo may nararamdaman ako sa kamay ko na parang buhangin, ganun. At gusto ko rin sana mag-order ng Bragg na ECV or apple cider vinegar kasi sila yung magandang partner talaga para mas effective daw. Kaso hindi available yung Bragg, so pero meron ako nakita na ito. May pupost ko na lang sa Instagram to. Naka-plastic pa siya para mas clear. Nagmamadali na kasi ako kaya mamaya ko na i-open to. Sinabay ko na rin bumili nito kasi nakita ko to doon sa iHerb, ayan. Ano siya? Face scrub siya na para sa oily and acne prone skin. Sana mahiyang ako dito. So yun guys, 3 item yung in-order ko sa iHerb. Sulit naman yung pagbili ko nitong apple cider vinegar at yung Aztec na healing clay mask kasi sigurado naman ako magtatagal to sa akin kasi hindi ko naman siya everyday na linalagay sa face ko. Tapos pa konti-konti lang naman. So yun guys, kakarating lang kasi nito ngayon-ngayon lang. Mabuti nga nandito pa kami sa bahay bago dumating. So alis na kami mamaya-maya. At saka yung electric fan pala na in-order ng asawa ko, nasa 3,500 yun. Okay naman yung electric fan. Ginamit na namin kagabi. Ano siya? Yamazen. Tapos nakalagay dito for use in Japan only. Talaga, depende rin sa Pinas. ito yung luma namin fan. Ang tagal na nitong electric fan na to. Siguro nang wala pa ako sa buhay niya. Ganon. Halos pareho lang sila guys. Para to sa bedroom. Kasi ito parang medyo may crack na yung hélice niya. Yung umiikot sa loob. Madumi nga, lilinisan ko tong fan na to. Ayun. Hindi lang medyo talagang madumi siya. Ayun guys, crack yung ano niya. Hélice. So ayusin ko to. Lilinisan ko yan. So, yun guys. Buti na nakabili na. Yun. Kaya rin kami bumili ng bagong electric fan kasi yung isang electric fan na lumang-luma na istira ng hélice niya. So, maingay siya sa gabi pag ginagamit mo. Hindi ka makakatulog. Sana hindi umulan guys kasi nag-check ako sa weather report. Parang ulan ng mga 35% tapos medyo lalakas siya hanggang 6 p.m. Yung mga 4 p.m. natatapos yung swimming lesson ni ate. Ito pala si Bunso. Bis na siya. Yan na sleeveless lang suot niya. Kasi matutulog lang naman siya dun. Sana nga makatulog siya dun, no? Ito na pala yung suot ko. Yan ang suot ko. Napalda lang ako para mahanginan si ano dun. Si ano? Sino? Si Inday. Itong suot ko, off-shoulder yan, pero hindi na siya off-shoulder. Nagumawa ako ng sarili kong design ng damit, diba? Dinikit ko na yan or tinahi ko na, ganun. Ayoko kasi ng off-shoulder, ayoko rin ng sleeveless. Ito, parang naka-sleeveless lang din ako kasi mahangin, ma-open din siya, diba? Ayan. Kaya yan, yung mga off-shoulder, pinagtatahiin, no? Nainiba yung design ng damit. Nakagusto ko yung flower-flower dyan, no? Tapos ko yung flower, kakulay ng aking palda. Parang nasa school lang. Naalala ko nga, ito yung kulay ng, ano, ng palda namin ng high school ako. Ayan, maroon. Ayan, dito na kami. 2:12 p.m. pa lang. Ang aga namin, 3 p.m. yung swimming lesson. May park doon. Si ate ito, hindi pa siya nakakatulog. Ayan, nasanay siya. Kasi di ba na nakaraang binilang ko siya dyan ng juice. Kaya parang naalala niya. Gusto niya ulit. Anak, mas mura kasi sa convenience store. Tapos malalaki pa. Dito parang mas mahal, tapos maliliit. Lawa. Punta kami sa convenience store. Bili kami ng drink. Come on. Ano naman yan dyan? Yan eh, kaya pumunta dito eh. Kung ano-ano naman yung hawakan ni Bunso. Nagbubasket kayo eh, Diyos lang naman yung bibili natin. Ito, ito ba? Malalaki yung ganito ka, yung size eh. Yan, 100 yan yung isang box. Saan ba dito? Doon, nandun yata banda. Tara, ano na, pumili na siya. Ano na ganyan sa basket, ano to? Hindi ito, kakain mo lang direct to. Saan mo ito kinuha ito talaga? Okay, ayan na. Ayan, mas mura nga yung oven dito. Wala bang iba? Ayan lang. Ayan yung Coca-Cola. Coca-Cola clear. Parang uulan, no? Makulimlim. Hello? Alas stress na, palaruin ko muna to doon. Dito to bagay sa labas, ang ingay doon sa loob eh. Go out daw eh, sabi niya go out, go out. Pakulimlim oh. Sana di kami abutan ng ulan mamaya pa uwi. Yun na, tuwang tuwa. Tuwang tuwa oh. Nangangalkal ka na naman dyan ng makakain eh. Wala yan dyan. Nasa bag ni ate mo.
Panis ka na. Buti kung ikaw na yung napipirwisyo sa kapanisan mo. Pati ako eh. Napipirwisyo eh. Ang init dito sa labas. Tara. Balik kami dun. Sarap dito sa loob. Malamig. Ano mga lalagyan ng sapatos. Nag-chinelas na ako today. Dito nilagay. Yung chinelas ni ate. Yeah. Thank you. One more. Umakit ka na eh. Nadumihan mo rin dito eh. Kailagay natin dito sa tabi-tabi tayo. Yan, tabi-tabi kami. Go back to your sister. Yan, patulugin natin si Bunso. Naantok na kasi siya eh. Katapos niya maglaro doon, parang pagod na siya yan, no? Tulog mo na kasi yan, kuya. Natatagal mo pa eh. Tulog na. Nakatulog na, yan na. Tulog na rin sa wakas. Hi, salamat guys. Nakatulog na rin tong alaga ko. Mga 30 minutes pa yung lesson ni ate. Andun pa siya. Hintayin ko na lang yun. Magpapahinga-pahinga na lang ako dito. Or siguro lalabas ako doon kasi nandito ako sa locker. Doon ako. Maraming mga nanay doon na naghihintay. Yung iba may mga kasama ring bata na parang ka-inch ni Bunso. Yung iba mas maliit pa. Natutulog din yung anak nila. Yung iba naglalaro kaya medyo maingay doon din nakakatulog si Bunso. Kaya dinala ko na siya dito sa locker. So yun, lalabas na kami dito. Para panuorin ko naman si ate dun sa labas. Ito na si ate. Basa yung book niya. Tara na, let's go back home.